Hi guys, welcome back to my vlog. Today, itatapik ko sa inyo ang klase ng compressor na ginagamit sa bottling company. But before that, sasagutin ko muna yung tanong guys sa previous vlog ko na bakit dumadaan pa yung tubig sa UV light at sa ozone, although mainom naman pagkatapos ng proseso doon sa mga chemical. Ang sagot po doon guys ay lahat po ng manufacturing company ay mandatory po, required po siya na sundin yung protocol na binibigay ni ISO. Yung meaning po niyon guys, International Organization for Standardization, which is sila po ang nagbibigay ng permiso na mag-operate yung kumpanya pag sumunod sa protocol na binibigay nila. Yun po yun guys. So pag hindi sumunod, isa lang po ang ibig sabihin doon guys, hindi po mabibigyan ng permit na mag-operate yung kumpanya. Yun po yun. So kung hindi mabibigyan ng permit guys, alam na, wala pong source of income ang company. So guys, nakita niyo yung green water kanina na binubuksan ko sa tangke. Ang tubig na yun guys ay pupunta po yun doon sa high compressor. No? At ang purpose nun ay para mawala yung kalawang or prevent sa kalawang ng makina guys. Yun po ang purpose nun, tubig na yun. So guys, nakita niyo itong tanke na to. Ayan o. Ayan. Supply po yan guys sa cooling tower. Ayan yung plate switch niya. Tinaas ko, huminto yung tubig. Nakita niyo, baba ko. Ayan, nagkaroon ng tubig guys. Ayan o, bumubula. So ang supply po niyan guys, doon po yan galing sa water treatment, which is na-topic ko sa previous vlog ko. No? Yung kulay puti na tanke, malaki doon. Diyan po pupunta yun. At yung float switch na yun guys, yun po yung contact ng motor kung tatakbo ba siya o hindi. No? Kung babagsak yun, ibig sabihin low level yung tubig doon, tatakbo yung motor. Magkakaroon ng tubig yung tanke. Pagka puno naman yun, aangat yung float switch na yun, mag-i-stop naman yung motor. Ito naman guys, sensor po yan. Digital input po yan ni PLC. Bumabasa yan dyan ng level ng tubig dyan sa cooling tower. So, binypass ko na po yan guys kasi sira na po yan. Panay alarm lang po yan dun sa HMI control ng compressor natin. So, nangangailangan po yan guys ng bagong spare para ma-detect po yung tubig dyan kung low level ba para maiwasan yung high temperature ng compressor natin. Ito namang hinawakan ko guys, ayan, filter po yan para hindi po mahigop ng motor yung mga dumi dyan sa cooling tower kasi minsan may mga ano yan dyan na pag nag sandstorm may kahit ano, may plastic na papasok, may pakpak ng ibon, iba-ibang dumi po na pupunta dyan kaya nagkakaroon po yan ng filter. So dito guys, ayan o, yan po yung pipe niya, ayan, ng cooling tower. Ayan, itong pipe na yan, ayan, cooling tower lang po yan, yung tubig na yun. Sa cooling tower lang po yun, iba din po yung sa green water. Yung sa green water, papunta dun yun sa compressor, no? Which is, dadaan din po yun dun sa cooling tower para lalamig yung tubig na yun, guys. So guys, ang purpose ng cooling tower ay nagpapalamig po to doon sa compressor natin para tuloy-tuloy po yung takbo at makapagbigay ng hangin sa mga makina doon sa linya guys. Ito naman po dito, ayan, makita nyo, mga ano po yan guys, no? Mga EHU po to guys. Yan po yung nagbibigay lamig sa buong planta guys, no? Meaning po dyan, ang meaning po ng EHU ay air handling unit. No, klase po siya ng aircon na tinatawag na EHU. So guys, nandito na po tayo sa compressor room. Ipapakita ko po sa inyo yung dalawang klase ng compressor na sinasupply doon sa linya o ginagamit sa mga bottling company guys. No? Una ito, Atlas Copco. No? Familiar ba kayo sa brand name guys? Ayan. Yan, ano po yan guys, low compressor po yan, nagre-range po yan between 9 to 10 bar.
yung hangin na sinusupply niya. Dito mo makikita guys yung parameter setting niya, yung working hour ng compressor at yung temperature ng oil at yung load at unload ng compressor guys dyan sa kinakapako. Dyan mo makita lahat ng parameter dyan. Dyan po lahat. Ayan, kagaya nyan. Nagloading po hanggang 9.8 bar. Nag-unload naman, bumaba sa 9.6. At ito naman yung mga filter guys. Ayan o, dalawang filter. Masala po yan ng dumi sa hangin. Para diretso dun sa makina sa linya. Ayan po yung main storage tank niya. Ayan o. Kulang-kulang 10 bar po guys. Nasa pressure gauge. Nakita nyo. At dito naman sa kabila guys. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Ayan. May malaking motor na yan. Yan po yung high compressor guys. Nag-range po yan sa 30 to 40 bar. Depende po sa setting na ina-adjust mo dun sa parameter. Ito yung panel board niya. Ayan, nakikita nyo. May water pressure, water temperature, oil temperature, pressure, third stage pressure. Marami po yan guys na makita mo dyan sa SMI niya. Ayan yung bar niya ngayon. Naka 28 bar. Ayan. Kapayan natin yung threshold niya. Ayan o. Yung unload threshold niya guys. Makita nyo 30, di ba? Ayan o. Pag pumatak sa 30 yun guys, mag-unload niya yan. At pag pumatak naman sa 28 bar, maglo-load naman yan. Ganyan po yung setup niya guys para hindi kapusin ng hangin yung mga makina doon sa linya. So guys, ang sinusupplyan po nitong high compressor natin, exclusive lang po to doon sa blow molding guys. Ito po yung sinusupply kung paano na ano yung bote, na hulma, na blow yung bote. Galing sa preform, nagiging bote siya. Yan po yung ginagamit na hangin guys. Kasi ang ano doon 28 to 27 bar po yung kailangan na hangin doon para ma-blow yung preform. Dito po guys, napapansin nyo, ayan po yung kabuuan ng panel niya. Ayan, papakita ko. At dito po guys, yan po yung PLC na sinasabi ko. Ayan yung binypass ko na input ng PLC guys, digital input. Kasi sira na po yung doon sa cooling tower. Ayan, binypass ko po yan. Nirektahan ko lang ng 24 volt para hindi mag-alarm. So guys, ang sequence. Si low compressor natin ay sinusupply po yun doon sa balbula ng filler natin, which is nagpipil ng tubig. At doon sa leveler guys, yun po yung sinusupplyan niya. At doon sa karton yung glow, sa nasin ng glow yung mga bulbula niya. Lahat po ng mga pneumatic circuit guys na nangangailangan ng low pressure, ayan. Yun po yung low compressor na ginagamit guys. At sa doon naman sa pagbublow ng bote, ito po yun guys, yung high compressor na yan, yung kulay green. Ayan, nakikita nyo. Ayan, rated po yan sa kailangan pag nag-load yan. Hanggang 4 bar lang po yan. Hindi po lalagpas. Ayan. Ayan guys. 4 bar po yung sa second, sa first stage po. Sa first stage yan guys. Then, yung water pressure niya, nag-range lang po yan sa between 4 to 8. Pag 10 naman, masyadong malakas na pong pressure niya guys. Dito naman sa second stage guys, no, nagre-range lang po to sa 15 bar pag nag-load siya. Ayan o. Tignan natin, ayan. 15 bar to 16 bars.
Yon. So ang kabuuan yun guys, nagbibigay pa rin yun ng 30 bar doon sa machine sa linya. Ito naman guys, ito po yung main drive ng malaking motor sa compressor. Ang tawag po dito ay soft starter inverter guys, no? Ang function po niya ay pinapabagal po niya yung pag-start up at pag hinto ng motor para hindi masira yung components ng high compressor guys. Yan po yung function niya. Yan, nakita nyo. Nakarated 100% yung voltage, yung ampere, tsaka yung power. So, yan lang po guys. At thank you ng marami.